pumapasok. Yan yung superstitious belief natin. May bungo mismo. Pag may pumuputol ng puno na yan, may namamatay. Nay, butang ina mo! Gago ka! Itinatamaan talaga kung kulay itim. Ano ka lang? Oh, shit! Shit. Ano yun? Parinig yun? Hindi. Yun nga, nagparamdam na. Dali na, alis na tayo. Andito tayo ngayon sa Calamba Public Cemetery, isa sa pinakamalaking sementeryo dito sa Cebu. At ayon sa sources na nasagap namin, araw-araw ay may dinadala dito. Marami rin kababalaghan at pagpaparamdam na nangyayari dito gabi-gabi. Kaya ngayon, pupuntahan namin lahat to kasama ang Team Choi at dadalhin natin ang horror adventure natin sa Cebu. Bago tayo magsimulang maglibot sa sementeryong ito, ay alamin natin kung bakit ba talaga siya nakakakilabot. Ano po masasabi niyo dito sa sementeryong to? Ah, ito yung pinakamalawak na sementery dito sa Barangay Calamba sa Cebu at marami nang talagang namamatay dito at ito yung pinakamurang pinabayad ng mga tao kung ikaw may kabaong. Araw-araw may dinadala dito? Oo, araw-araw. Meron po bang mga kababalaghang nangyayari dito? Meron. Mga storya-storya? Meron ako ditong kababalaghan na meron ditong umiiyak, naririnig. Meron ditong dito sa loob ng cemetery dito siya mismo sa loob ng cemetery. So ngayon po, ikutin po namin tong cemetery na to. Okay lang po ba? Nasamahan niyo po kami? Okay lang po. Walang problema. Salamat po. Let's go. At katulad ng bawat haunted explorations namin, ay nagdasal muna kami para masigurado ang kaligtasan ng bawat isa. Pero dahil nasa malayong lugar kami, ay sinabihan kaming magdoble ingat dahil madalas ay may sumasama sa mga pumupunta dito. Usok, yung superstitious belief natin, yung hindi ka ng mga kandila, tapos lalabas ka na ng sementeryo, bago ka lumabas, magpausok ka. Walang para sasama. Safe, parang walang sasama. Ganun talaga yun. Spirit sa cemetery. Okay. So bago tayo magsimula, guys, ngayon, sobrang dilim talaga dito as in wala kami makita. Question ko lang po, madam, if ever ikutin namin lahat, abutin kami ng ilang minuto? Hindi siya minuto, oras. Oh, ganun kalaki. Malaki talaga siya. Para siyang enchanted kingdom. Yeah. At dito, nagsimula na kaming maglibot sa sementeryo. Ito yung lumang church na nagawa sa panahon ng mga Katsila. So, sa loob po ng sementeryo, may church? Every Monday po, meron talagang misa. Starting 1 p.m. to 5 p.m. Mm-hmm. Oras-oras. Ito yung tinatawag na sa Bisaya, Dakong Cruz. Yung merong namamatay pero si muna natagpuan yung kabaong mo, dyan ka na lang magsindi ng kandila. Bali, dyan na lang sila bibisita. Dyan na lang sila bibisita. So, ayun guys, sobrang laki ng talaga ng cemetery dito. At kahit saan kayo tumingin, puno-puno ng nicho. Yung bandang ganyan, yung maliit lang na meron dyan yung mga buto ng namatay, yung mga pera-pera. Mm-hmm. Sa isang box, meron itong limang taong na mga buto na, like for example ito, tatlong tao yung nandito. Isa ka ba ang pinapasok? Putol-putol. Na siya? Mga lahat lang ng bones niya. Bones na lang siya. Pinapasok dito, tatlong tao. Sa unang paglilibot namin ay wala pa kaming masyadong naramdaman at pinaliwanag muna ni Ate Janisa ang kapaligiran. Pero maghintay lang kayo dahil mamaya ay mas magiging intense ang pangyayari. So guys, so far, 15 minutes in naglalakad kami. Wala pa naman talagang kami nararamdaman. Kasi marami siguro kami. Ano yun? Ang ganda ko madapa. Wala kami nararamdaman pa naman. At sa patuloy ng paglilibot na namin ay umabot na kami sa ilalim ng hagdan kung saan magsisimula na ang katatakutan. Pero hindi dahil sa entities, kundi dahil sa... Tabi. Hindi ko ba alam ba tayo napupunta lagi sa mga sementeryo? Ang dami. Daming ipis po, ma'am. Ito? Giniagawa mo. Akyat tayo doon. Pwede tayong akyat lang tayo. Parang naging challenge to sa amin kasi ang daming ipis sa paligid talaga. Uy, gago! Ano yun? Sino yun, gago? Adis, kamusta ka? Ayoko na ipis. Ba't ako yung ulo mo? Milipad. Asa talapos dire? Tara, pupunta daw tayo sa bahay ng mga ipis. Nagtatawanan pa kami dahil sa takot namin sa ipis, pero lahat yun ay nawala nang makarating kami dito. So, may papakita si Jamie, napansin siya. Talansay talaga. Nakita din ni Ate Kim, yan ang bungo. May bungo mismo. Dito daw yung kalansay na wala nang nag-claim. Sa lupa, linilibing. Dito nagsimula nang bumigat ang pakiramdam namin at ang unang may nagparamdam ay sa kasama naming si Jimmy. Ako kasi nasa likodan niya ako. Paglagpas nung
dito may skeleton. Sabi ko, may naaninag lagi ako. May naano talaga, may tinatamaan talaga ako, kulay itim. Lakad lang kayo, huwag kayong maingay. Hindi. Ano po? Kapareho natin. Palasyo? Dito ay, kagi. Yung kahoy ito. Ano? Yan daw. Ano po dapat gawin? Walang maingay. Lakad lang. Okay po. Alas huwag ka maingay. Kahit dito lang. Tabi-tabi po. Sorry po. Tabi-tabi po. Pasensya na po. Tabi-tabi po. Ang putol, mamatay man. Dito lang sa baba. Dito lang. Sorry po. Isn't it weird? Walang ipis dito. Oo nga, no? Tabi. Meron pero unti lang. Hindi siya ganang parang. Kaya ipis. Isa-isa. Sorry po. Ito yung pangalawang parang sinasabi na palasyo siya ng mga hindi natin ka-uwi. So, pagdadaan dito, tahimik lang at tabi-tabi talaga. Tabi-tabi po. Pasensya na po. Tabi-tabi po. Mamatay yung nagpuputol? Oo. Okay ka lang? Pag may pumuputol ng puno na yan, may namamatay. Ibig sabihin, may nakatira. Dyan doon yung kaharihan. Oo, ano kasi yan eh. Palasyo ng mga Encantadia. Ah, totoo po yun? Mm-mm. Mabigat na ang pakiramdam namin dito at gusto na namin umalis. Pero dahil gusto namin maging kakaiba ang karanasan namin, naisipan namin puntahan ang pinaka nakakakilabot na parte ng sementeryo. Saan po ma'am pinakamalakas yung pagpaparamdam dito? Doon sa dulo na. Sa pinakadulo? Sa dadaanan dulo. Po ba natin yun? Huwag na lang, nakakatakot. Hindi rin kaya? Hindi kaya. Kayo? Choy, eto tanong ko sa inyo. Gusto niyo ba puntahan kung saan pinakamalakas nagpaparamdam? Ah, ito na yon. Ito na yung dulo. Ay, nasa dulo na po tayo. Nasa dulo na tayo na part. Saan po yung pinakamalakas na nagpaparamdam? Gusto niyo talagang experience? Punta kayo doon sa dulo na walang ingay. Kami lang? Oh, kung gusto niyo mag- ayaw niyo kami samahan? Tara, dali! Dali! Huwag kayong maingay. So ngayon naikot na namin yung cemetery. Pupuntahan namin ngayon yung pinakadulo kung saan pinakamalakas nagpaparamdam. Oo nga. Baka may experience. Ate, saan po ba yung sinasabi niyong lugar? Dito. Isa po siyang teacher sa University of San Carlos. Matagal na siyang kabaong sa ilalim. Pero yung kinuha siya, hindi pa rin siya ano. Ah, so nananatili pa rin siya hanggang ngayon? Nananatili pa rin siyang ano. Oh, sheesh. Ito yun. Tabi. Tabi po. Sorry po. Tabi. Yan. Ito yung pinaka nakakilabot na place. Yeah. Pagkarinig namin sa istorya ay naisipan naming ilabas yung light sensor namin para malaman kung meron ba talaga kaming ibang kasama. Meron po kasi kaming ilaw dito, ma'am. At tapos? Ito na naman tayo sa ilaw. Pag may dumadaan po, umiilaw siya. Okay. Pag wala, parang light sensor. Tama po. Light sensor lang, light sensor. Dumaan na spirit. Kahit ano pong dumaan. So okay lang po ba if lalagay namin, titignan po namin kung iilaw bigla. Okay. Tapos lalayo tayo. Lalayo kami. Dyan, sa gitna. Ah, dito. Tabi-tabi po, sorry po. Yeah, umiilaw pa po siya kasi magkakasama tayo. Layo po tayo, sir. Ayan, namatay na. So, tingnan natin kung iilaw. Bakit na? Wala yung... Pag may dumadaan po kasi umiilaw po siya. Okay. Sampalan ko pa. Ipis. So dumaan po ako, umilaw siya. Okay. So ngayon, check po namin. Kaso habang naghihintay pa kami kung iilaw ba ang sensor o hindi, ay biglang may narinig kaming kakaibang kalaskas. Ano yun? Narinig niyo? Yun na yun. Narinig niyo na, di ba? Hmm. O yun na yun. Mata na. Dali na. Alis na tayo. Narinig na yun. Diba narinig parang, yun na? Yun na, nagparamdam na. Okay. Oh, ganun. Narinig yun naman, diba? Okay, yun na yun. Hindi namin maipaliwanag yung narinig namin ng gabing ito. Maaaring pagpaparamdam ng nasabing guro o tunog lang at nag-o-overthink lang kami. Pero pagkatapos nun, ay nagpasya na kaming
umalis sa sementeryo. Yun na yung sinasabi namin na paramdam. Hindi na lang yung siya naka-effect ng yung dinadala niya, pero yung kasama niyo naka-ramdam siya. Di ba narinig niyo po? So, ibig sabihin na lumabas na po kami? Oh. Or lumayo kami? Lumayo na kayo kasi parang nadidisturb mo na siya. Ah, okay pa. Sa loob, di ba? Oo, sa loob. Okay. Wala po bang tao doon sa loob? Wala. Walang tao talaga yun. Kabakaw talaga yun. Walang tao nagbabantay. Bago kami umalis, ay ginawa namin ang nasasabi nilang pamahiin para masigurado ang aming kaligtasan. At ayun guys, kakaalis lang namin dun sa cemetery. And basically, ang na-experience naman namin, wala namang masyadong malala kasi magkakasama kami all throughout tapos may nag-guide pa sa amin. Maraming ipis. Tapos pinagpawisan lang talaga kaming malala dun. Pero ang sarap, parang feeling ko nakapag-workout tayo somehow. Parang nangyari naging fear factor kasi may mga ipis na lumilipad, true. May mga ipis na nagkakalat. And pangalawang nakakilabot lang yung sa teacher part kasi parang nag-warning siya sa amin. At hanggang ngayon daw ay nananatili dun yung kaluluwa niya. Isa pang fact kasi hindi narinig dun sa kinuwento ni ate, bakit may nagsasounds kanina dun na malakas? Kasi lagi siya nakakarinig nung narinig namin kanina at mas malala pa ng mga kalampag galing dun sa kabaong ng guro. Buti na lang umalis na rin kami para rin maging safe kami kasi malayo kami sa lugar namin. Priority namin ngayon ay ang maging safe. Kaya yun guys, dito ko natatapos itong video na to. Napadpad tayo ngayon sa Cebu. Grabe, hanggang Cebu lang. Dinala mo itong ano mo, content mo na to. Siyempre, para kakaibang experience. May mga kababalagan kami naramdaman pero mas malala pa rin yung mga nauna namin. Kaya kung may gusto kayo gawin namin guys, comment down below nyo dahil tutuloy-tuloy natin ang pag-e-explore sa mga nakakakilabot na lugar. And I guess dito ko natatapos itong video na to. Thank you guys for watching. Ingat lagi. God bless and see you on next vlog. Bye! Nung nagpagpag na kami ay nagulat kami dahil parehas na may pahabang sugat si Jim at Bebu na hindi nila nararamdaman. Hindi ako to undap ito, di ba? Saan ang sugat? Saka na sugat? Hindi ko lang. Uy! Gagi na sugat si Jim. Tingin? Ayan oh. Gagi. Pares na pares kayo na sugat ni Jim. Nakita ko nga lang kayo. Ang weird. Nasugat ba ito dahil sa babala ng entities? O nasugat lang sa paligid? Pero ang masasabi ko lang, magdoble ingat lagi dahil di natin alam kung ano pa ang papwedeng mangyari sa atin.